Running the Excel partner. Sabi niyo, excited ako ngayon kasi mag-demo ngayon kung paano magluto, ano? Magluto. Now, naalala ko yung mother-in-law ko nung bago kami kasal ni Lina. And naalala ko siya every time na nagse-celebrate kami ng New Year, especially in Chinese New Year. Nagluluto talaga siya para sa akin ng buwan, sa bowl. At ang gustong-gusto ko yung lasa. That's why nagkaroon ako ng obsession on how to perfect yung pagluto ng sabaw at Chinese. No? So, nagkaroon ako ng sarili mong style. At excited ako ngayon dahil merong nilabas yung DXN ngayon. Ito, yung DXN Cinnamon Herbs Soup Bag. So, ito, susubukan natin ngayon at tingnan natin kung masarap ba o hindi. So, gagawin ko dahil tatlo lang kaming kakain ngayon, gagawin ko yung half lang, half ng recipe. Kasi pag masyadong marami, sayang naman. So, konti lang kayo sa pamilya, tamang-tama ngayon. So, buksan natin ito ngayon. So, buksan natin. At tingnan natin kung mabangod ba talaga. Mabangod kasi. Sabi ko na, mabangod daw eh. So, tingnan natin. Ano? Yan. Oh. Wow! Ang galing. Ang galing ng lalagyan. Ano? Parang ano? Parang lagayan ng relo ko. Wow! Chinese at Chinese yung amoy. No? So, ihaw ma. Talagang ang bango, sa palagay ko masarap to. Ito contains about 10 herbs na tumutulong doon sa circulation, yung detoxification. Mamaya explain natin yung mga yung some of the herbs para makita nyo. Ngayon, nagpakulo tayo ngayon ng 2.25 liters of water kasi yun yung recommended dito, nakasulat. Recommended 2.25 liters of water. Tapos hahatiin natin mamaya kasi gagawa tayo ng Chinese soup na talagang swak na swak sa panlasa nyo. Kasi mga Pilipino tayo, hindi lang tayo Chinese. So, lalagyan natin ito dito ngayon at tingnan natin kung anong mangyayari. Wow! Yan, lumulutang pa siya pero dahan-dahan siyang babango. Yun, mabango eh. Medyo may init na kasi tubig. Pakukulangon siguro natin ito ng mga 15 minutes. Tapos tingnan natin yung resulta later. Okay? See you in a while. Okay, so kumulo na ito ng mga 10 minutes yung ating yung sabaw na merong cinnamon herbs. Ba? Tapos, magsusunti tayo ngayon para simulan natin yung pagluto ng ating masarap na Chinese Foster style. Okay, so, lalagay muna tayo ng olive oil. Kasi ako, healthy cooking ng parati sa olive oil ang ginagamit namin sa bahay. We never use any other oil. Pati frying, ito yung ginagamit namin. So, maglalagay tayo dito ng mga about 1 tablespoon of olive oil. Hintayin natin kuminit. Induction cooker kasi medyo tumutunog-tunog siyang ganyan. Ano? Tapos magsunti tayo una ng ating garlic at saka yung ginger. Ano? Itong 2 cloves of garlic lang to, tapos lalagyan nyo ng mga konting luya lang. Konting luya. Para kailangan kasama natin magsusunti yung luya para magkaroon ng infusion of flavor. Okay, kung medyo malakas yung ating point. Pero maganda naman yung kaldero natin eh. Maganda yung kaldero natin, kaya okay lang. Pag medyo nangangamoy-ngamoy na yung luya. Yan, medyo mabangol, no? Gutom na. Lalagay natin ngayon yung beef. Itong beef, minarinate ko ito sa sesame oil, merong konting light soy sauce, tapos ilagyan ko po ng konting Chinese wine. So, isasama natin ito ngayon. Ayan. Mas maganda yung marinate muna yung beef para magkaroon talaga ng lasa. No? Part kasi sa Chinese cooking yung Chinese wine, kaya nalagyan ko dito. 2 tablespoons ng Chinese wine. Okay. So, kita nyo, kumukulo yung ating herbs bag para talagang makuha yung extract ng mga herbs. No? Like, meron siyang black pepper, meron siyang bell flower, napakagaling para sa para kasi siyang Korean ginseng. Eh. Yung sinasabi nilang poor man's ginseng. Yung version siya ng ginseng. Yan lang yun. Maganda siya nakatawa. So, itong herbs na ito, 10. Ang maganda dito,
tutulungan tayong mag-detoxify, tutulungan tayong mag-balancing kasi meron tayong ganoderma dito. So, meron rin detoxification na nangyayari. Ayan. So, increase natin ng konti yung temperature. So, itong soup na ginagawa natin ngayon, very healthy, although meron siyang beef. Ayan lang. Very healthy ito dahil nga dun sa cinnamon herbs combination. Anyway, kung gusto niyo talaga matutunan yung contents niyan, pwede naman i-research yun. Pero may mga 10 herbs. Eh, pagdating sa Chinese kasi, yung herbs na talaga yan. Alam niyo, pag ako gumawa ng sabaw, masahog. Masahog, ano? Nalagyan natin ng ano, no? Spring onions. Nalabutin natin yan. Para magkaroon ng medyo tumamis-tamis yung lasa ng ating sabaw. Increase natin ng konti yung temperature para mas mabilis sa luto natin kasi nagugutom na yung ating cameraman. Ayan. Ayan. Tapos, lalagyan natin, oh. Meron tayong king oyster mushrooms. Lagyan natin. Pero yung binibili ko is, wala po ilang, meron siyang parang lalagyan na plastic na ganyan, hinahati ko lang. King oyster mushrooms. At saka itong isa, kalimutan ko tawag dito sa mushroom na to. Medyo Chinese sounding kasi. Kaya lang kung gusto ko itong mushroom na ito kasi medyo matamis-tamis. Yung ginagawa ng mushroom sa sabaw, pinatatamis yan. Ayan. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, pag meron na, medyo nahalo na natin, dadagdagan natin ngayon ng sabaw. Ito na yung pinaka-bida ng ating ano, ating cooking ngayon. Ngayon ko lang sinusubukan ito eh. Lalagyan natin ngayon ng sabaw, no? Yan. So ito, exactly 1 liter. So, lalagyan natin siya ng mga 1 liter of sabaw galing dito sa patayin muna natin para hindi tayo mapasok. Yan. Gawin natin dun sa sobrang sabaw, pwede natin itago sa refrigerator for your next cooking. So, meron ako dito parang tabo. Hindi ko alam kung ano tawag dito, pero ito naman sa mga Korean cooking, kung magawa sila ng noodles, ito yung nilalagay pa. So, lalagyan natin about a liter of yung sabaw. Yan. Ang maganda dito, kung naglalagay kayo ng sabaw, yung mainit na dati para hindi mag-change yung temperature, para pollution diretso, para mabilis rin yung kain. Yan. So, ako pag nagluluto ako ng ano ng sabaw, hindi masyadong maraming tubig. Yung halos equal in proportion ng laman at saka ng tubig. So, ayan, no? So, mamaya, adjustan po natin yung lasa. Ayan, kukuluin natin. And, mamaya-maya lang, titingnan natin kung masarap pa talaga ito o hindi. Nakikita natin. Ayan. So, tatakpan ko muna ito para i-simmer ko para maluto yung mushroom. Siguro mga max nito, mga 15 to 20 minutes, luto na yung sabaw nyo. Ayan, so, babalikan natin ito mamaya. Simmer natin siguro ng mga 5 to 8 minutes. Okay, bisitahin natin yung ating nilulutong sabaw, ano? Wow, ang bango na, ano? Bango na. Now, tingnan natin kung ano yung lasa. Tingnan natin kung ano yung lasa. So, okay, subukan natin. Subukan natin kung ano yung lasa. Kung talaga bang masarap ito. Actually, lasang ng Chinese soup, medyo may konting bitterness siya. So, nagdagan po siya ng konting tubig. Nagdagan natin ng konting tubig. Ayan. Para matanggal yung konting pait. Siguro dun sa, dahil dun sa mga herbs na nilagay natin. Pero hindi naman siya mapait na papait. Meron siya konting tinge of bitterness. Kaya lang, very common dun sa mga nilulutong sabaw sa China. Punta kami. Sa Malaysia and Singapore na tikmang korel. Medyo may pait na konti. Now, kaya lang, hindi ako nakabili nung parang buhok na itim. Hindi ko alam po ang tawag sa Chinese. Eh. So, papalitan natin ng tofu. No? Ito yung medyo medium firm tofu. Lagyan natin. Para magkaroon siya ng mas masarap na lasa. So, ito pakuluan ba natin ng another 2 to 3 minutes. Tapos, tingnan natin kung
ano yung dadagdag natin magic para sumarap yung lasa. Okay? So, babalikan natin ito after about 2 to 3 minutes. Okay, so bisitahin na lang natin after 2 to 3 minutes. Ano, tingnan natin kung kumukulo na siya. Wow, ayan, kumukulo na. At saka, ang bango na talaga, no? So, tingnan natin yung lasa ulit kung perfect na ba yung lasa. Actually, hindi ko po siya na-season. No? Wala pa akong nilalagay sa kanyang asin or whatever. Kasi napansin ko kanina parang may lasa na siya eh. Dahil siguro dun sa cinnamon herbs back. Pero parang baka meron na siyang lasa talaga. Wow! Sarap! Pero it needs a little salt. Para sa akin, salt. Usually, may alagay ko patis. Kaya lang Chinese soup to eh. So, salt siguro maganda dito. At binagamit namin salt. Ito. Ayan. Pink salt. Para healthy. So, lalagyan natin to a dash of pink salt. Para balance yung lasa. No, ito, put salt as you like. As per your taste. Kasi kami, hindi naman kami maalat sa bahay mag-timpla. So, para sa akin, medyo okay. Lalagyan ko sana ng black pepper. Prepare ako. Kaya lang, parang lasang black pepper na eh. Kala ko kasi hindi sufficient yung, ano, yung black pepper dito. Pero lasang black pepper na. So, hindi lang maglalagay dyan. Yung meat ko, no? So, ito na lang asin. Tapos, yung beef pala na ginamit ko kanina, yung tenderloin. Australian tenderloin. Kasi parang mapilis pa luto, tsaka masyado siyang palambot. Tapos yung tofu, important parang sa lasa. So, Chinese soup, parating ano yan, thick. Medyo malapot-lapot. So, dadagdagan natin siya ng cornstarch. Ito, cornstarch. Ayan. No? Dadagdagan natin cornstarch. So, ito, siguro mga 2 tablespoons in 1 liter. Ganun ako mag-ganun para lumapot siya. Tingnan natin kung makikita nyo naman eh. Makikita nyo naman kung enough na kasi ang technique dito, yung titingnan nyo lang yung kulo. Kasi pag dahan-dahan lang yung paglagay, ano? Tapos titingnan nyo kung enough na ba yung thickness ng soup. Kasi pag nasobrahan, para ka namang humihigop ng ano, ng paste, ano? So, tama-tama lang. Tapos yung isang kulo lang kasi enough lang talaga siya na lumapot. Kaya, ulam pa. Pagpagam pa natin. Kasi mahilig kami sa sabaw. Kahit na mahilig yung panahon. Higop kami ang higop. Eh ngayon, dadalas yung sabaw namin kasi itong DXN Cinnamon Herbs Soup Bag. Very healthy. So, ako health conscious. So, sabihin ko, mas mag-enjoy ako sa sabaw ngayon dahil sa cinnamon, DXN cinnamon herbs bag. So, sabihin ko tama yung kansya ko dun sa dami nung increase ang natin temperature para kumulo ka agad. Importante dito, hinahalo nyo pag naglagay kayo kasi kung hindi, magkakaroon siya ng parang buo-buo. Tawag dito. Cornstarch. So, para hindi magbubuo yung cornstarch, haluin nyo ng haluin. Medyo malapot pa siya. Hintayin na natin kumulong pa ng isang beses and we're to go. Tapos maglalagay tayo, magsasandong mo tayo ng ating sabaw. Malapit na ito. So yan mga kapatid, kumukulo na. Medyo malapot-lapot na siya. So okay na, no? Yan. So ngayon, magsasandok na tayo. Habang kumukulo siya, magsasandok na tayo. Tingnan natin kung talaga pang masarap yung naluto nating DXN Herbs Soup. Hustler style. Yan. Okay, so i-off ko na. Ito na yung magic moment. Ito wala tong, ano, wala tong magic sarap. Baka alam nyo, nalagyan ko ng magic sarap ha. Ayan, magsuscoop tayo ng enough beef and enough mushrooms and enough tofu. Ayan, wow. Wow, ang sarap nito mga partners. So, sana subukan nyo gawin, ano. Siguro ipopost namin yung exact measurements ng mga, kasi ako pag nagluto ko, tansya-tansya lang eh. Sa tagal ko nagluluto. So, lalagyan natin yung exact measurements kung gusto nyo matutunan itong sabaw na version. Na version ko. Ito natin. Ulala! Talagang ang sarap. Mukhang Chinese na rin ako. Ayan. Ayos. So, mga partners, subukan nyo itong sabaw na to. Chinese na Chinese yung dating, although Filipino yung cook.
Kaya lang, successful DXN recipe ito naman. So, subukan niyo po itong ating DXN Cinnamon Herbs Bag. Sold out po ako. So, bilhin niyo, mataas yung PV. Tapos, mag-i-enjoy pa kayo ng health benefits. At dahil sa bao, sa panahon ng tag-ulan, tag-init, masarap siya din. Good morning, DXN. For super soups, DXN Cinnamon Herb Bag.